Pag-usapan po natin ang PCOS, okay? Very common to, polycystic ovary syndrome. Maraming mga babae ngayon may PCOS o baka may PCOS sila, hindi lang nila alam. Dumarami itong sakit ngayon. Isa siyang hormonal disorder sa mga kababaihan. Basta pag nireregla na, dito nag-uumpisa yung mga sintomas. Pwedeng teenager hanggang mga 50 years old. Basically, ang symptom is mas madalang yung regla nila, baka sa isang taon, 6 na beses lang o 9 na beses lang nireregla, at matagal yung period nila. Okay? Tapos pag chineck up ng OB, gagawan sila ng ultrasound, makikita yung ovary may mga cysts ganito. Polycystic ovary syndrome. Ang komplikasyon nito, nagiging mas mataba, pwede magka-diabetes, pwede magka-heart problem. So, bakit ang daming mga babae ngayon nagkaka-PCOS? Yeah, no? Tingnan natin muna yung causes. Hindi ito 100% sure, pero ito yung mga possible na dahilan. Unang-una, malakas kumain. Yan talaga, puro white rice, puro white bread, puro noodles, puro kanin na lang, carbohydrates, puro donut. Nagiging risk factor po yan. Pag mas mataba, mas prone magkaroon ng PCOS. Yung iba may hormonal problem sa kababaihan. May sinasabi na nagloloko yung immune system. Pwede rin to possible cause. O namamana sa magulang. Kung ang magulang may PCOS, pati yung mga bata, pwede rin magkaroon. Okay? Ano yung basically, ito po babantayan nyo ha. Tatlong pinaka-common na signs ng PCOS. Okay? Sa tatlo, pag meron kayo dalawa nito, eh malamang may PCOS na. Number one, irregular period. Mas madalang, baka imbis na every 28 days ang regla, nagiging every 35 days o 2 buwan, isang beses lang nire-regla. Tapos pag re-reglahin, malakas yung period. So that's number one, irregular yung period. Pangalawa, may sintomas ng excess androgen. Siyempre, pag babae, dapat mataas ang female hormone. Nagbabaliktad. Yung babae, mataas ang androgen, yung panglalaki. Kaya, mas nagkakabigote sila. Diba, mayroong mga babae, diba, may parang bigote, mahaba yung mga buhok sa kamay, sa paa, nagkaka-pimples. At pag nakakalbo, ang lalaki kasi pag numinipis, dito yan eh, sa taas o dito. Oo. So, yung pattern ng pagkakalbo ng babae na numinipis yung buhok, parang panlalaki. Nagiging male pattern, baldness sila. Plus, yun na nga, may mga buhok-buhok. Ito, parang ngayon. Oh. Yan. Ang pangatlong sign, yun na nga. Pag na-ultrasound, nakikita na may cyst sa ovaries. So, pag meron kayo dalawa niyan, 2 out of 3, irregular period, excess androgen, hair sa katawan, at polycystic ovary, eh, PCOS na tinatawag doon. Okay, sinabi ko na sa inyo yung mga causes. Ang isang cause din is yung excess insulin sa body. Bakit tumataas yung insulin? Yung tinatawag na insulin resistance. Ibig sabihin, kain ka kasi ng kain ng maraming kanin, puti, puro kanin na lang, puro noodles na lang kasi nga mahal ang bilihin ngayon. Ang nangyari, nahihirapan yung katawan mo. Pagkakain tayo maraming carbohydrates, yung katawan natin, yung pancreas, gagawa ng maraming insulin. Pag gumawa siya ng maraming insulin, pipilit niya kunin yung carbohydrates na kinain mo at ilalagay sa cellula natin. Kasi yung insulin ang susi, para siyang susi, para pumasok yung kinain mong glucose sa cellula. Eh, kain ka ng kain ng kaning puti, di ba? 3 cups of rice. So, kakakain mo, hirap na hirap yung pancreas gumawa ng insulin. Kakapasok sa cellula. Hanggang banda uli, parang namamanhid na siya, napapagod na siya. So, yung mga cellula, napapagod na sa kakatanggap ng pagkain na kinain mo. Sabi ng cellula, ayaw na namin. Parang resistant na sila. Kahit mag-insulin ka pa, ayaw na namin papasukin yung ibang kinain mo. Dahil dito, yung sugar na nanatili sa dugo, tumataas ang blood sugar, nagiging diabetic. So, mga may PCOS, excess insulin, pwede magkaroon ng diabetes. So, hereditary. Pwede rin may low-grade inflammation. Ibig sabihin, yung white blood cells, parang laging may kalaban, yung sundalo ng katawan natin, para laging may inaaway. Baka sa stress.
So pag laging may inflammation, may pamamaga sa mga ugat natin, pwede magka-heart problem, di ba? Okay, ito yung mga sintomas. Tingnan natin na tulad na sinabi ko, Doc Lisa, focus natin. Tingnan nyo po kung meron kayo nito, pa-check tayo sa OB ha. Kahit mga teenagers na nanonood sa akin, basta may regla na. Irregular ang regla. Pag in-ultrasound, papa-ultrasound, transvaginal ultrasound sa OB-GYNI, makikita yung ovary may mga fluid-filled sacs or cyst. Yan makikita sa ultrasound. Yan, sinasabi ko, mataas yung androgen, yung bigote sa babae, yan, haba ng buhok. Hair loss, parang panlalaki, dito siya na numinipis. May cramping din, malakas ang cramping during menses, pelvic pain din. At ito, marami sa may PCOS may psychological problem, nai-stress sila, na-anxiety, na-de-depress, at tumataba. Ito sinasabi ko, kaya bawal magpataba pag may PCOS. Kaya lang, depressed ka na, bloated ka na, gusto mo kumain, nagkaka-pimples, laging pagod, pelvic pain. Pag meron kayo marami nito, check natin, baka may PCOS. Parang dumadami ang PCOS ngayon eh. It's possible sa processed food, sa puro noodles na kinakain natin, minsan sa hindi pa alam ng dahilan. Okay? Tulad na sinabi ko, mga nagkakos ng PCOS, ulitin ko lang, bad dietary choices. Yan. Baka mga toxin, mga junk food, puro chicheria, puro matataas sa betchin kinakain. Yan, immune system mahina, insulin resistance, yung sinabi ko. Yan, nagiging diabetic na. Tsaka pwedeng namamana. Ito po yung summary na pinapakita ko. Ano ang complication ng PCOS? Ang complication nito, pag hindi ginamot, siyempre, pag naging overweight, infertility, hindi mabubuntis. So, pag yung girlfriend mo may PCOS, mas mahirap siya mabuntis. Diba? So, magiging problem niya yan. Next, pwedeng magkaroon siya ng diabetes. Kung magbubuntis man siya, pwede siya magka-diabetes habang nagbubuntis. Habang buntis, pwede rin siya ma-high blood. Mas common din to. Okay? Pwede magkaroon malaglag yung baby. Pwedeng premature yung bata. Another complication, pwede magkaroon ng fatty liver. Kasi nga, maraming kinakain. Fatty liver, kasama na yung tinatawag na metabolic syndrome. Pag sinabi metabolic syndrome, ano lang yun? Ibig sabihin, may high blood yung tao, tapos may diabetes pa, tapos mataas pa yung cholesterol, tapos mataba pa siya. Sama-sama itong mga sakit. Pag sinama-sama mo, isa ang itsura nila. Medyo overweight talaga. Type 2 diabetes, sleep apnea, mas prone sila kasi malaki yung leeg nga. Kasi mataba, di ba? Kaya misa pag natutulog, yung paghilik nila, yung masamang paghilik, yung hilik ng hilik sa laki ng dito, misa nahirapan sila huminga at pagising nila, puyat sila at pagod. Complication ng PCOS pa, depression, anxiety, eating disorder, yung iba kain ng kain tapos sinusuka lang, abnormal uterine bleeding, at pwedeng higher risk sila for uterine cancer, endometrial cancer. Okay, so yung dapat talaga, kung gusto nyo talaga solution, magpapapayat talaga. So pupunta tayo sa OB-GYNI ninyo, may pelvic exam, may blood test, tsaka may ultrasound para makita kung may cyst nga ba sa ovary. Ano gagawin natin? Number one talaga, diet and exercise. Ito yung mga bawal or babawasan. Ayaw nga natin sobrang puti. Ito, tatlong cups of rice, Anli rice, favorite nating Pinoy, Anli, di ba? O Anli, kaya nga kaya nagkaka-insulin resistance, kaya nagkaka-PCOS. So, palitan natin na mas konting kanin o mas unti-unti lipat sa brown rice. Patatas, masarap. Kaya lang, kung puro french fries, gawin mo na lang kamote. Oatmeal, pwede. Yan, di ba? Mga berries. May tinatawag silang dirty or yung mga babawasang foods sa PCOS. Ito, talaga sarap ng donut, pero sobra sugar naman yan. Grabe naman ang sugar nito. Siyempre, ginawa ng Diyos, ang sugar natin nasa prutas, hindi nasa donut. Ayan, oh. Caffeine, puro mantika, puro alak, puro calories, tataba. Red meat, nako, all you can eat na meat.
Oh, yung iba, hinihinalan na pati ang gluten, babawasan. Puro white rice, white sugar, at high fat na milk, yun ang babawasan. Alam nyo naman yung healthy, lahat ng salad. O iba't ibang salad, avocado, healthy yan. Lean meat, chicken meat lang, yung mga prutas. Olive oil, yogurt, tsaka nilagang mani. So mahalata nyo naman yung pagkaing mas healthy sa'yo at yung hindi healthy, lalo na kung may PCOS ka nga eh. Ang pagkain, mas maganda, mas marami kakainin sa umaga. Kasi pag pareho kinain natin sa umaga, mas nababurn natin eh, sa buong araw. Imbis na sa gabi, dapat konti na lang kakainin. Di ba sinabi nga nila, eat breakfast like a king para makatrabaho ka. Tapos dinner like a pauper, para kang pulubi dapat sa gabi kasi matutulog ka na eh. Hindi na gagamitin ng katawan mo, mag-iimbak na lang sa tiyan natin yun, di ba? So ito, breakfast ang malaki, small ang dinner. Pang-picos yan, ha? Mas maraming protina at gulay. Yan, sari-saring gulay. Mas maganda po ito. Sweet potato, banana, oatmeal, wheat bread. Yan. Tapos sa plato natin, ito ha, ito ang platong Pinoy. Nakita mo ang platong Pinoy? Kalahati niya salad, do. Tayo, wala tayong ganito. Pag kumain tayo sa karinderya, pag tayo kumain sa karinderya, 3/4 kanin. O baka lahat kanin. Tapos may isang paan ng manok. Tapos puro sarsa na lang. Eh, hindi pwede. Mapipikos tayo niyan. Magkaka-diabetes tayo. Magkaka-heart problem. Maaga maestro. Kaya hindi ka takataka. Diba? Kasi nga, mahal ang gulay. Pero ang ideal talaga, gulay mo kalahati. Yung plato. Ang ulam mo, karne mo, 1/4. Baka isang paan ng manok. Tapos yung kanin mo, dito lang kaliit. Yan, o tinapay. Ganun lang ang dapat. Yun ang ideal na diet. Platong Pinoy or healthy plate. Okay? So, paano siya ginagamot? Sleep. Napakahalaga ang tulog. Diba? Stress. Bawas. Exercise. Talaga, pipilit mo mag-exercise. Yan, healthy weight. Kasi nga, ang problema nga, pag may PCOS nga, pwede dahil sa PCOS na depressed, kaya kain ng kain, kaya tumaba. Pero pwedeng tumaba muna, kain ng kain, tumaba muna, puro cellphone na lang. At dahil tumataba, lalo siya nagka-PCOS. At pag nakita niya overweight siya, lalo siya nalulungkot, negative body image. Para hindi siya malungkot, kakain pa siya lalo. So kain siya ng kain, weight gain ulit, depressed lalo. O lalo lalala yung sintomas, di ba? So, yan po ang mga complication na iiwasan natin. Ano ang gamutan sa PCOS? Bahala po yung OB-GYN ninyo, pero bibigyan niya kayo malamang ng mga pills. Hormonal pills para maging regular, para irregular yung regla. Kasi nga yung hormones nyo may imbalance. So, pag binigyan niya kayo ng hormonal pills, magiging regular na yung regla mo. Mas tama na yung tagal. Baka monthly na. Tapos mababawasan yung risk mo for endometrial cancer, maayos yung abnormal bleeding, pati mga buhok-buhok sa mukha mababawasan, pati pimples mababawasan. Yung iba, combination pills, merong progestin lang, may tinatawag pa na clomiphene, at ipang mga gamot. At pag medyo overweight, madalas binibigyan ng metformin. Metformin kasi, pwede pang diabetes, maganda po siya, at pwede rin siya pampabawas ng gana kumain. Okay? So, yung mga meditation, exercise, may tulong din yan sa PCOS. Ito, last slide, balance yung blood sugar natin, yung kinakain natin, ha? Tama lang, tulad ng sabi ko, diet talaga. Mas payat ka, mas maganda. Okay? Protein source. Puro gulay ang plato. Iwas sa mga sugary, puro kape, puro alak, high glycemic. Yung mga matatamis. Ha? Tapos, strength training para lumakas yung katawan. Tulog at stress, bawasan. Tapos, yung mga toxin sa environment. Yung mga pollution, sigarilyo, droga, lahat ng mga ano. So, yun po. Actually, pag nagamot nyo yung PCOS nyo, nalulungkot kayo, bakit may PCOS ako?
pag ginawa nyo to lahat, hindi lang PCOS ang gagaling sa inyo, mga kababaihan. Gagaling na rin yung diabetes, cholesterol, sakit sa puso. Lahat yan mababawasan, pati stroke. Masahaba nga ang buhay mo kasi napipilitan ka ngayon maging healthy eh, dahil nga sa sakit mo, para maging mas maayos yung regla ninyo. Sana po nakatulong tong video. Salamat po. God bless.